problematic plant. Oo, problema talaga to, mga moms. So, meron tayong mga plants na mukhang alanganin dito. So, ipapakita ko sa inyo. Ito, seminarum cloud. Ayun. Seminarum cloud, binili ko siya noong December. Oh, so makikita sa kanyang dahon, no? Ayun, no? Ayun, no? Makikita sa kanyang dahon na may problema siya. And dati, itong isang dahon niya, pinutol ko lang siya. So, may spot siya na brown. Ganun. May spot siya na brown. So, tinanggal ko siya. Kasi either pwede siyang fungus. So, baka ako pwedeng kumalat. And then, nung tumubo yung dahon niya, ayan o, naglulusaw yung kanyang dahon. So, mukhang may problema sa kanyang ugat. So, hindi ko pa ito nare-repot mula nung binili ko. And then, ito, Sibilite. Ayan o, nanilaw yung isang dahon niya. So, chinek ko naman siya. Chinek ko yung leaves niya kung meron siyang spider mites, pero wala. So, kung titignan mo, para siyang nasunog sa araw. Pero, actually, hindi ito nakabilad. Nasa lilim lang siya. Ayan o, yung mga spot-spot niya. So, madalang lang din ito hindi siya naaarawan talaga. Morning sunlight, ganun lang, pagka nilalabas ko sila. And then, nililim lang din kaagad. So, talagay ko may problema ito sa ugat. Ayan o, ire-repot natin sila. Kasi, pagka sa mga plants, mga moms, sa porma pa lang ng dahon, makikita mo na kung mayroong problema sa ugat. Ayun. So, pag nakita mo na nag-spot yung kanyang dahon, nag-spot yung, maski yung stem niya, Tilaok ko na, tilaok yung manok. So, yun. Makikita mo na kaagad sa kanyang dahon kung meron siyang sakit. Parang tao din yan, mga moms. Pag may sakit, may problema, makikita mo agad yan sa mukha. Ayun. So, sa plant, ganun lang din. So, subukan natin silang i-repot ngayon. I-check natin yung kanilang mga ugat. Kung ano ba, kumusta ba, ano bang nangyayari sa kanila. So, bago natin sila i-repot, i-dip muna natin sila sa... Hugasan muna natin sila and then i-dip natin sa... tawag dito, detain. Para kung sakaling meron man siyang fungi, meron man silang fungi, mapapatay natin yun at hindi na ito pumalat. At lumipat sa ibang mga halaman natin. Ayun. So, slow grower daw itong sibilite eh. Pero parang may mali. Actually, nabili ko siya noong December lang din. So, ngayon pa lang din marerepat. Hindi ko pa ito nagagalaw eh. Ayun o, mga moms. Check natin yung kanilang roots. Papalitan natin yung ating, yung soil niya. Tara. So, ito siya, mga moms. Ito. Yung minarum cloud natin. Ayun o. So, nagbubulok. Ibig sabihin may problema. Diyan yung bilite natin. Problema din to eh. Ayan o. So, kaya pala siya naninilaw. Nag-start na yung kanyang root rot o. Ayan o. Nag-uumpisa pa lang mabulok yung kanyang ugat. So, kailangan natin siyang i-repot. Baka masyado siyang nabibigatan dun sa kanyang lupa. So, kailangan yung nakakahinga talaga sila. Ayan. Ayan. Root rot nga. Nag-umpisa siyang mabulok. So, ayun nga mga moms. Tama yung hinala ko. Kaya pala naninilaw yung kanyang dahon dahil mag-uumpisa yung kanya. Nag-uumpisa na pala yung pagkakabulok ng kanyang ugat. So, kailangan natin ng potting mix. So, hindi siya nakakahinga dito sa kanyang dating potting mix. Ito pa lang yung potting mix niya nung binili ko. Kasi kung hindi ako nagkakamali, meron siyang ipa. Ipa, sabi ko. Ayun, meron siyang ipa, meron siyang coco fiber, meron din siyang meron siyang uling. So, may kulang sa kanyang potting mix. Masyadong tag dito, nag-iipon ng tubig itong potting mix niyang dati. Kailangan yung medyo nakakahinga din at nakaka mabuti yung kanyang ugat. So, itong seminarum cloud, tingnan natin yung kanyang ugat kung ano, kumusta siya, anong nangyayari sa kanya, bakit nagkakaganito. So, kaya pala. Hindi rin So, hindi ko i-check itong mga tanong dumating sa akin.
kaya pala, yung pot niya, maliliit ang butas. So, yun yung mga i-consider natin kapag nagtatanim tayo. Dapat i-check din natin yung pot nila. Kung nakakahinga ba, nakakalabas ba ng mabuti yung tubig. So, check natin yung kanyang ugat. Bakit siya nagkakaganito? Ayun, oh. Hindi maka... Wala siyang drainage kung tutuusin. Hindi maayos yung pagdadaluyan ng tubig. So, pag diniligan, nag-iimbak yung tubig sa ilalim. Ayun, oh. Masyadong maliliit. Masyadong maliit. So, dapat, meron din siyang butas dito. Ayun. May pambutas kasi talaga ako ng pot na, ano, ginagamit. So, check natin. Okay naman yung kanyang roots. Ayun. Kaya pala. Ito yung pinagkatan sa kanya. Medyo nag-start siyang mabulok. Ayun, oh. So, hugas lang. Hugasan lang natin siya. Ayun. Hugasan lang natin siya. Tapos, i-repot natin. Palitan natin yung kanyang ano, potting mix. Kasi yung kanyang potting mix ay more on ipa. Ayun. Mas marami yung rice hull. Ito, oh. Purong rice hull. So, ayun. Kaya pala. May ipa at saka konting uling. So, meron din siyang konting coco chunks sa ibabaw. So, palitan natin. Hugasan natin sila and then ibabad lang natin sila sa ano, detain para mamatay ng tuluyan yung ano. Kaya pala, oh, ayan, oh. Kasi nag-start na magulok. At ni Bilitay. So, okay naman yung kanyang pot. Malalaki yung kanyang butas. Yun nga lang, hindi maganda yung kanyang potting mix. Compared sa pot naman ni Minarum Cloud. Ayun, oh. Halos wala siyang butas. So, nag-iipon yung tubig. Pag nag-iipon yung tubig, yun yung reason kung bakit mabubulok yung kanyang tawag dito, ugat. And then, masyado ring kwan yung kanyang potting mix. Kaya, ang nangyayari, nag-iipon yung tubig, masyadong mabigat, hindi rin masyadong makahinga. Ayun. So, hugasan na natin sila. Ayun, nahugasan na natin sila. So, ito pala, oh. Ito yung pinag-umpisahan ng pagkakaano ni Minarum. Yung pinagputulan sa kanya. Either itong ugat niya na to is aerial roots, and then, ayun. Dun siya nag-umpisang mag... Dito siya nag-uumpisa. Ito ang umpisa ng problema. So, ibabad natin sila sa detain. Ito. Detain natin. So, eto na. Igip natin ng 30 minutes sa detain yung Minarum tsaka si Bilitay. Diyan muna yan. Ito yung kanilang potting mix dati. Kita nyo, more on ipa. Ipa lang at tsaka ano, konting coco fiber. So, hindi talaga sila makakahinga dito. Masyadong ano. So, dapat balance din. Dapat balance. Ito. Ayun, oh. So, palitan natin. And then, ito yung gamit ko. Detain. Usually, hinahalo ko ito sa ano. Hinahalo ko siya sa aking lupa. Sa soil, sa potting mix, hinahalo ko. Kung hindi ito, yung color blue na yung fungicide. Direct ko talagang hinahalo. O kaya, bago ko pagka nakat ko na yung halaman, bago ko itanim, dinidip ko muna sa detain o kaya yung blue, yung fungicide. Ayun, so ito yung kanilang, dito natin inilipat yung ano, yung, ito yung bagong ano, potting mix nung mga potting mix na gagamitin natin para sa Minarum Cloud tsaka kay Bilitay. So, meron siyang konting content ng ipa. Ayun. May konting ano din to. Konting tawag dito. Konting vermicas. And then, may uling. So, hindi nawawala yung uling sa aking soil potting mixture. May uling. And then, meron ding cocoa cubes, cocoa chunks. Pero konti lang kasi hindi maganda yung sobrang daming coco cubes kasi nag-iipon siya masyado ng tubig. Minsan dun, yun din yung reason kung bakit nagkakaroon ng root rot. And then, ang hindi nawawala ay ang pumice. Ayan, oh.
ang pumice stone. Maganda to kasi nga kahit ano, nakakahinga yung ugat ng halaman, ng maigi. So, hindi talaga nawawala yan sa akin. Ayan. So far, ganito lang ang aking potting mix. Okay naman sila. Haluan din natin ng detain yung ating potting mix. Ayan na. Para kahit ano, pagka umulan o kaya nadidiligan natin, nai-infuse yung detain sa lupa. Ayan. So, iwas punjay. Iwas sa ano, mga mapanakit na fungus. Ayan. So, antayin lang natin yung pagkakababad ng ating dalawang halaman sa detain, and then bago natin sila ilipat sa kanilang bagong potting mix. Ang ganda nito, dapat di kayo nawawalan ng ganito para nakakahinga yung plants. So, eto yung pot ni Minarum Cloud. So, ang liliit na kanyang butas. So, bubutasan natin itong pot. I-reuse natin siya. Okay lang na i-reuse yung pot, basta bago mo siya i-reuse, dapat hugasan mo din. Ayun, lalo na kung merong fungus yung plant. So, butasan muna natin siya and then hugasan natin. Reuse natin sila. So, tapos na tayo sa pagbababad ng ating Minarum at bilitay ng 30 minutes sa ating detain. Ireplanta natin sila. Nabutasan ko na din itong ano, paso. Nililit ang butas na kanina. So, nabutasan ko na din. Nahugasan na din. So, ire-reuse natin sila. Nahugasan na din ito. Dapat ganito kalalaki yung ano, butas ng paso natin para hindi maipunan ng tubig. Pag maganda ang drainage, mas maganda ang circulation ng hangin at tubig sa ating mga plant. Nakakahinga sila ng maigi. So, i-repot na natin. Unahin natin si Billy. So, magdadagdag din tayo ng cocoa fiber sa ating soil mixture. Huwag niyong ipupuro, mga moms, yung inyong pating, yung ano, inyong media. Huwag niyong ipupuro ito ng tipa. Huwag niyo rin pupuruhin ng cocoa fiber or cocoa cubes. Dapat i-balance nyo. And then, maglagay din tayo ng pumice. So, dapat lagi may pumice para maganda yung drainage. Maganda yung merong nagre-retain ng moisture sa ating plant, pero hindi rin maganda yung sobra-sobra. Kasi nga, mabubulok din yung halaman natin. Unahin natin si Billy. Dapat marunong din kayong mag-observe. Pagka nakikita-kita nyo hindi na maganda yung lagay ng dahon ng halaman nyo, so, i-check nyo na yung i-check nyo na kaagad yung roots. So, i-uproot nyo na kaagad para makita ninyo kung anong problema. Kasi yung mga plants natin, parang tao yan. Makikita mo agad sa muka kung merong sakit. So, ang pinakamuka ng ating halaman ay ang kanilang mga dahon. So, sa potting mix ko, mga moms, pag wala akong carbonized na rice hull, ang ginagamit ko ay yung uling mismo, yung durog na uling. So, pinaibabaw ko yung cocoa fiber. Sunod natin itong si Minarum Cloud. Itong si Minarum, ang naging problema niya, yung bukod sa kanyang potting mix, yung ano niya yung paso niya, walang butas. May butas pero maliliit, masyadong maliliit. Kasi kung napapansin nyo guys, pag matagal na yung halaman ninyo, tapos panay kayo dilig, pag irerepat nyo sila dito sa part na ilalim, meron yung tumitigas dito na, katawag dito, na mga lupa. Tumitigas yung potting mix natin dito sa ilalim. So, kailangan natin ng malalaking butas. Para at least pagka ano, mas maganda yung flow, ang tubig, ang drainage. So, paibabawan ulit natin ito ng cocoa fiber. Ayun. Observe natin sila. Lilim muna natin sila. Pag na-repot natin yung plant natin,
huwag mo nang papaarawan. And then skip muna siya sa skip muna natin sila sa ano tawag dito pagdilig. So pagpahingain muna natin. Thank you so much mga mga sa panonood ng aking vlog. See you again next time.